kita, Papi Rob. No problem. So, anyway, our first game, welcome to the Land of Dawn. Una natin yung pakilala dito. It's gonna be from Signal Ultra, Gia X Kev, gagamit dito ng Grok. Rhea will be on Johed. The Johed. And Ranvay naman gagamit ng Harry. And dito, Imba DJ, gagamit ng Nana and Tyrion Lannister. Roger, first time gamitin dito sa work from home camp. Yes. At sa kabila naman, Levi with Sylvana, Ivan for Cho, Doc Ross for... As Juni Boy say, na si, ano nga yun? Kino? Kiso ka? Hindi, isa Naruto. May ahas. Ay, hindi. Si Orochimaru. Orochimaru D for Tamus and Nob Mid for Esmeralda. Natutuwa ako lagi. Tumatak sa akin yun eh, Orochimaru. Hindi ko nakita. Wow. My bad. Off cam kill on Cho by the hands of Roger there. Pero nakakatakot yun ha, kasi naka-bounty yung Roger dito. So medyo, bukod sa mabilis nilang mapupush tong bottom lane, eh, ma-accelerate din as well yung farming. Isipin mo, less than almost a minute pa lang, mababasag na agad yung bottom lane. Pasag pero na. Dito, there looks like a rotation na manggagaling dito sa may bottom lane. Esmeralda, kasama rito yung Kufra, will actually drop. Not gonna be hitting the Roger, makakatakas dito. Pero sa may bandang likod, mukhang wala nang takas dito. Even DJ will be taken by that show. Pero comment ko lang yung trade na yun, ha? Okay lang yun. Binigay ng nana ang sarili niya para kay Roger, para hindi ma-malis. Yep. Ganun talaga ano talaga as a support eh, no. Doesn't matter kung mamatay ka as long as your core, your carry eh mabuhay. Kasi siya yung mas may kailangan ng farm compare sa iyo. True. Ano talaga para sa akin, support and tanks are the main heroes talaga. Kasi sila yung magbabantay, mag-aalaga. Kasi nakikita na spotlight and glory yung ano, yung carry. Pero kaya sila lumalakas gawa ng support and tank. Doon talaga. Support and tank, most especially the position 4. Kasi sila yung most of the time, ang dito sa Mobile Legends, position 4 yung tank, yung captain or shot caller nila. Kasi yun yung nag-oversee ng map. Pero mukhang may laban na naman na magaganap dito sa may bottom lane. I really like dito, the Esmeralda dito, tumalon yung Kufra. What? Look at the dash na ginawa ni Tyrion Lannister dito. Nakatakas na naman yung Roger. Pero, yes, hindi nila napapatay yung Roger dito. Pero, Signal is actually doing, or rather, SGD is doing a great job na i-shutdown dito sa may bottom lane yung Roger. Kasi hindi nila pwedeng basta-basta pabayaan yan. Kasi pag nag-snowball yan, very versatile pa siya. Hirap niya pang habulin at ang bilis niya manghabol. Kasi lalo na yung pag-transform niya, oh my god, meron pala nangyari sa top lane. Harry takes down Sylvana, Levi will go down in the hands of Ranvay and Rhea sa top lane. Yes. Mukhang pinasok na with the Zaman Force nung Harry. Pero, well, still, mga kaibigan, lamang pa rin dito, Signal Ultra, but may mag-ganap na naman dito. Imba DJ may actually fall down once again dito sa may middle lane sa kamay na naman ni Ivan. Hindi pa sila tapos dito. They still want the Grok, pero medyo makunat lang. Medyo kakaiba yung ginawa niyang Guardian's Barrier doon. Pero, no, there's a possibility, the reason is dahil nagtaturtle yung mga kakampi niya. But Rhea, low on life yung Johed dito, pero hinahabol pa rin siya ni Levi. But the Cyclone Eye ay magagamit para makatakas yung Johed. But Gia, the Grok will still gonna be fall down sa kamay. Walang malakas sa tatlo, pero sobrang kunat ng Grok. Magic Ball dito, ang ganda nung talo na ginawa nung Kufra. But still, will be taken down by DJ. Hindi pa tapos dito ang bakbakan, mga kaibigan, because Ranvay with the Zaman Force left and right ng Chrono Dash. Di sobrang kunat, pero hindi ganon kakunat. Pero to, wala na. Hindi na makita rito ng SGD Alpha kung sino ba yung dapat nilang talagang targetin, and disengage na muna for the side. Cooldown na yung charge ni ano. Ayun na. Hindi pa rin humihinto dito. Dahil Signal Ultra will still take the life of Levi da Sylvana, and that's gonna be a 3-4-2 exchange. I guess ang in favor doon, it's gonna be the Signal Ultra. Ang ganda ng pinakita nila doon, lalo na yung they held time for Nana. Nakadating ang ganda pa. Ang ganda nga. Wow, ang bilis na nangyayari. The wild charge, mga kaibigan. The day at nabasag din nila. And D might actually fall down once again dito sa may gitna. Another I don't one. Think yung sustain niya rito will be enough for the damage dito ni Ranvay. And this is it. Looks like Signal Ultra is slowly getting the momentum dito sa early game natin. And ngayon, ang nakakatakot dito, Archer, Roger, eh naiiwan na ngayon ng free farm sa may bottom lane. Check natin yung gamit. Ayan, makikita natin very high lead. Pero kaya mas lead ngayon si Harith, he's been dominating sa kills. Pero nabawian dito ng buhay si Rhea.
Pero boy, at least boy pa dito si Harry, and they're gonna go for a confrontation here at the top lane. Sakit. Aganda nun! Naguhitan dito si Tamus, walang makunat sa akin, sabi ni Harry. And na take out naman dito si Roger sa mid lane. And they're now chasing Nana. Flicker it's really in. Not going well para sa side dito ngayon ng SGD. It's like there's a part of Minas dapat hindi pa yata dapat sumama talaga dito si D. Kasi the only thing that he does is pag nabuhay siya, he's gonna die again dahil pinipilit niyang sumama dito sa mga clashes, which is hindi naman pa nila afford. So I guess SGD Alpha really needs to distance themselves muna. Kumbaga, wag, let's not play it, let's play it slow. Kasi the more na nakikipag-clash sila ngayon dito sa Signal, the more sila lalong natatalo given na hindi pa nakakabasag dito ang SGD Alpha. And to think na kahit Tamus gumuguhit na kay Harry, kaya they really need to think about if they're gonna go into a fight or back off, as you said nga. Oh, hindi na naman. Ang daming off-cam kills! Yes, but at least that's a good start din ha, para sa side ng SGD Alpha. They took the life of Johe doon sa may top lane. Possible na mabasag na nila. But look at that! Gaano kakunat yung Grak? Dalawa yung bumabanat. Even with D, the Tamus, and the Esmeralda doesn't wala have talaga enough damage dito, mga kaibigan. Usually, ginagamit Archer kasi ang Esmeralda to counter the Harith dahil nagkakaroon siya ng shield. Pero dito, this time, looks like Ranvei dito. And the wild charge na mga galing kay Gia. Docras will also fall down. Monster kill na rito ang isang Harith. And this is a recipe for disaster para sa side ng SGD Alpha. Ang insane! The movement of the Harith is insane. Hindi siya matamaan. Hindi, ano eh, kulang eh. I mean, kulang na yung firepower dito ng SGD Alpha. The only reason na pwede nilang mapatay ito is possible with the ulti dito ni Levi. Then, baka ma-burst down nila doon. Pero once the Zaman Force is out, unless masipa rin siya ni Ivan papasok ng turret, there's no way the Harith can actually die dito sa mga laban na to. And nakita din natin doon, Cho will be taken out kay Johed. Nahiwalay kasi now they're chasing Tamus. Di na naging mauna si Tamus, mali nga lang harang, pero flickering in, taking out the Tamus, the Cho there. Yes, yes. Pero ito ha, may talo na mangyayari dito from Nob Mid, pero sobrang kunat na mga kaibigan. Even the Nana itself, hindi na rin kayang i-burst down ng isang Esmeralda. This is it. Para sa akin, Archer, this is it. Kufra na lang yung buhay dito. Pwedeng mag-back out dito ang Signal Ultra, pero I don't see a comeback potential dito, especially sa lineup ng ginawa. I pick SGD Alpha, pero if they won the early game. Pero ngayon, this is the lineup na hindi magsiscale up. Given halos hindi pa nga sumasama rito si Roger. Yung Roger. Totoo. Yes. Hindi pa sumasali si Roger. Minamama lang ni Harith and company. What more if kasali na si Roger into the mix? Yes, definitely. Sobrang slim ng chance dito. Tapos isa pa, even D, hindi na siya makahanap ng lane dito to farm himself. Usually kasi, you would like to have your Tamus na naiiwan sa isang lane, then yung apat gumagalaw. Pero look at that, the wild charge na tumatama sa apat. Tingnan mo kung gano'ng kakunat. Lima na sila na bumabana just to take the Grak. Yes, they took out the life ng isang Grak, pero hindi siya ganun ka-essential to come back dito sa laro na to. True. And just thinking, it took 5 to kill 1. What if magkasama pa silang lahat? Yes, yes. Mahirapan sa totoo sila. Lang, hinihintay ko na lang dito kung mag-maniac or savage ba to si Tyrion Lannister. Kasi, could you actually check the item? Alam ko nag-endless battle siya for the first item, then going for Blade of Despair kaagad sunod God dito. It's gonna be God. Sobrang sakit dito na magagawa ni Tyrion Lannister. Kumbaga sa Game of Thrones, pandak siya dito. Ang laki-laki niya sobra. So, at ang bilis pa naman bumanat na isang Roger. Sobrang bilis. Yes. Yeah, I guess. Wala ano, no? I'm not really sure kung balik na siya talaga. May actually fall down as well. Apat dito, SGD Alpha is taking... Well, at least may konting breathing room ngayon ng SGD Alpha, diba? Getting pick-ups one by one dito, pero it's still not gonna be enough for them to come back into this game. The way na pwede silang kumambak dito is a clean team wipeout, or at least makuha nila yung Harith, makuha nila yung Roger, then possible makuha nila yung momentum from time to time. Actually, sobrang steep ng win condition nila. Pero, again, kagaya na nangyari kahapon, bilog ang mundo, we'll never know what's gonna happen. Baka maikot pa. Pero, let's see how they play this out on the side of SGD Alpha. Kasi right yes, now, totoo.
ini-invade na nila yung ano eh, yung farming sites talaga. They're well, not... I guess Signal Ultra dito, the only time na pwede silang matalo dito is pagka nilaro na nila yung laro nilaro pa nila. Yeah, what I mean is parang hindi ayo di pa nila tapusin agad, they don't get the objective. Katulad ngayon, the Lord has already been spawned. Pwede silang mag-go for play, PK lang sila ng PK, pero ito I don't think na ganoon ang gusto mangyari dito ng Signal, because they would go directly ngayon sa Lord, and this might be an uncontested YOLO ang sinabi rito ni D, dahil gusto niya subukang kunin, pero I don't think Atamos will be enough. Pero maalay mo naman, Levi will try to jump, but hindi yata about the wall charge, but Rhea will fall down as well. Johed, wala na rin. Ang ganda ng nilagay na pader dito ng Grak, walang takas doon. Docras will not be able to make it, may tinamaan ba ng flame shot? Wala, and D will be able to back away. And makita natin kanina, yung Johed natin really just made space sa bottom lane, pero na-take out siya dito ni Esmeralda as they took out Docras naman sa top lane. And also they got the Lord. Kaya para sa akin tamang trade lang, pero in favor pa din talaga ng Signal Ultra, as the Lord will be coming down at the mid lane right now, taking out the mid third tower. Can they hold out the game even longer, or will be this the end of SGD Alpha against Signal Ultra? Yon, ang ganda ng talon na pinakita dito. Docras, but not gonna be enough. Zaman Force dito ni Randvay. Ang sakit ng damage. Docras ni Randvay. All bound, tatlo na ang namatay dito for the side of SGD Alpha. Dalawa na lang natitira. It's gonna be D and Dogmeat, and I don't think na makaya nilang i-defend on, and this might be it for the side of SGD Alpha. It's because Signal Ultra will be taking the first game of the day. Wow.